Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong daily messages for July 3. At general reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kung mag-resonate po sa inyong ilang mga mensahe, please comment down below para alam natin po. No, thank you. Kung hindi naman po mag-resonate sa inyo, panuuri niyo po ang inyong Moon Rising and Venus Signs dahil baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. Maraming salamat po sa inyong muling pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe, at pati na rin po sa mga nakaka-inspire ninyong mga comments. Maraming salamat. Kung bago po kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa lahat. Cancer, pauna mensahe ninyo, 4 of Winter. Ayan. So, parang may mga iniisip si Cancer dito. Maraming laman siguro ang isip ninyo ngayon, ano? Maaring your mind is all over the place. Maaring ganon, may mga concerns kayo siguro. Ang iba sa inyo dito, no? At maari din, no, na may mga decision making na kinakaharap ang iba sa inyo dito, Cancer. Kaya para sigurong nalilito kayo, napapagod ng isip ninyo, kakaisip kung ano ang inyong gagawin, ano ang tamang desisyon na gagawin ninyo, yung mga ganon. But, you know, makakatulong sa inyo dito, Cancer, kung ganyan ang inyong sitwasyon, ano? Makakatulong sa inyo if you're going to step back a little muna dyan sa inyong pinoproblema, sa inyong desisyon na kailangan gawin, sa inyong malalim na pag-iisip. No, step back a little, mag-meditate kayo, no? Mag-meditate kayo, magsimula kayo po sa 2 minutes or 3 minutes or 5 minutes, no? Kung bago kayo sa meditation, there are so many meditation guide na makukuha ninyo sa YouTube. Ang dami-daming resources ninyo na pwedeng pagkuhanan ng guide kung paano kayo magme-meditate, paano ninyo gagawin, makakapamili kayo ng kung ano yung sasakto sa inyong pangangailangan, no? Magmuni-muni kayo, no? Magmuni-muni kayo, mag-reflect kayo, me time muna kayo, no? Para nang sa gayon magkaroon ng kalinawan ng isip ninyo, no? Kasi pag busy lagi ang katawan natin, busy ang isip natin, hindi tayo nakakapag-relax, 'di ba? Yung isip natin talagang mas lalong naguguluhan, lalong-lalo na kung nandito tayo sa punto na may importante tayong kailangang isipin, may importante tayong kailangang pagdesisyunan, 'di ba? Kaya take a step back para makapahinga yung isip ninyo at ang inyong katawan, okay? Dahil, you know, there is power in solitude. There is power sa pagre-reflect natin. There is power sa pagpapahinga ng katawan at ang isip natin. Maraming magic na nangyayari dyan during that period, no? Kaya maaring dyan ninyo mahanap yung solusyon sa problema. Kung may problema, dyan ninyo makukuha yung ideas na mas makakatulong sa inyong sitwasyon. Maaring dyan ninyo makuha yung idea na kung ano ang desisyon na gagawin ninyo, yung mga ganun, no? So, consider that. And for others of you, maaring ang iba sa inyo, pagod. No, pagod ang katawan, pagod ang isipan, pagod ang emotional na aspeto ninyo, no? Kaya kailangan ninyo din ng pahinga, no? Maraming iba sa inyo really need to take a vacation from thinking, mental vacation kumbaga, or maaring bakasyon na literal na bakasyon, no? Go somewhere or kahit sa bahay lang, no? Staycation, ika nga, no? Basta makalayo muna kayo ng pansamantala sa trabaho, sa obligasyon ninyo sa trabaho, sa kung ano man ang nagpapabisi lagi sa inyo, no? So, some of you, ganun lang ang kailangan, or maybe kailangan nyo lang talaga ng pahinga, ng quality sleep, yung ganon, ano? Cancer, maari ang iba sa inyo, ang napipick up ko dito, parang may sakit ang iba sa inyo eh. Kaya mahina ang katawan, no? Maaring may sakit na iniinda ang iba sa inyo, maaring may ubo, sipon, mga ganon. Kaya mahina ang katawan ninyo, may iniinda kayo sa katawan. Kaya
magpahinga kayo so that you can recuperate, no? So that you can get the strength back, yung physical strength in your back sa buhay ninyo. Wow! Cancer, beautiful. This is gorgeous. The Wheel of Fortune. Ayan. So, this is good luck and good fortune on your side. Cancer, napakaganda. Napakaganda. Yung mga positibong pangyayari, positibong mga pagbabago sa buhay ninyo ay maaring maganap around this time, Cancer. Kaya, this is a very important period sa buhay ninyo. Napaka-importante at napakaswerte, no? Na i-align ninyo ang inyong sarili, ang inyong energies into this energy din. Para ito talaga yung lahat ng mabubuti, lahat ng magaganda, mga shifts na positibo ang mangyayari sa buhay ninyo, no? This is the divine universe intervening in your circumstances, no? Parang magre-rearrange, no? Dito ang universe para maging maayos ang inyong kalagayan, para maging maayos ang iyong sitwasyon, no? Kaya yung Four of Winter na to, this is going to turn into a way better situation, Cancer, no? Even yung mga sakit na nararamdaman ninyo, I really feel na you will receive healing, no? You will receive healing energy para maging maganda na, maayos ang inyong pakiramdam. Back to top of your health, ika nga, no? And may mga bigla-biglang pagbabago dito na mangyayari sa buhay ninyo. May mga bigla-bigla na lang susulpot na mga tao sa inyo, na mga hindi ninyo sukat akalain, no? Na muli ninyo makikita or mas susulpot sa pinto ninyo, maaaring ganun. May mga opportunities din dito na bigla-bigla na lang susulpot na mga hindi ninyo sukat akalain. Yung mga ganun ba? This is full of surprises, Cancer. No, this is full of surprises sa period na to. Kaya be ready. No, you really need to recuperate dito. Kailangan ninyo mag-recharge dito because I feel that you will be busy. No? With the coming of the Wheel of Fortune energy, talaga namang lahat, no, aayon sa inyo. Lahat ng pagkakataon ay aayon sa inyo. This is the good will and good fortune on your side. Kaya napakaswerte ninyo sa araw na ito, no? Yung mga delays na yan sa mga pinoproseso ninyong kung ano-ano, papeles, mga hinihintay ninyong resulta, you know, you can expect na magkakaroon na yan ng updates. May mga balita ka ng, positibong balita ka ng marireceive, no, about those things. So, tingnan natin kung ano pa. Two of Autumn, ayan. So, dami niyo talagang ginagawa, no, Cancer. Kaya siguro napapagod na kayo. Napapagod na ang inyong katawan, na-exhaust. Ano na kayo, na-exhaust na yung inyong lakas, ika nga, no? Nag-deplete na yung energy dahil you are taking care of so many things and maybe so many people then, no? Yung parang energy draining yung mga ganap sa buhay ninyo lately. Kaya you really need to rest, you really need to recharge, no? Cancer, para maging handa ka sa mga mangyayaring kabisihan dito with the Wheel of Fortune. Kaya, ang dami ninyong ginagawa. Ang dami ninyong ginagawa. Multitasker kayo, Cancer. Multitasker. Ang dami ninyong ginijagang na mga gawain sa bahay, obligasyon, responsibilidad, plus yung trabaho, yung mga ganon. Kaya, I feel dito, Cancer, na ano ka, sobrang sipag mo at maybe sobrang galing mong mag-multitask, no? Parang hindi ka komportable na isa lang yung tinitignan mo, isa lang yung inaasikaso mo, no? Gusto mo talagang minamaximize mo ang bawat minuto, no, na meron ka. Kaya ito, pagod. May iniindang masakit sa katawan. Kaya magpahinga ka din. Since sobrang sipag mo, kailangan mong i-incorporate yung pagpapahinga, yung pagsa-self-care sa schedule mo lagi, no? Para lagi kang recharge, no? Kahit ano pa ang gawin mo, kahit ang dami-dami pang sumulpot na mga gagawin sa harap mo, talagang makakaya mong gawin yan kung malakas ang inyong pangangatawan. Okay? Kaya iisali mo na sa schedule mo lagi ang pagpapahinga. Okay? So, tignan natin kung ano final message ni Cancer. We have tortoise. Ayan. So, there is going to be
endurance dito for Cancer. So, talaga naman, ano, I really feel dito, Cancer, na next time, siguro, maaring gagawa ka na ng mga bagay-bagay para mas mapalakas mo palalo ang iyong katawan, mas mapalakas mo palalo ang yung ma-prioritize mo ba, yung iyong health talaga. So, good luck to that. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong daily messages for July 3. At general reading po ito ha, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. At kung magre-resonate po sa inyo ang ilang mga mensahe, please comment down below. Thank you. Kung hindi naman po, panoorin po ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. Maraming salamat din po sa inyong muling pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe at pati na rin po sa inyong mga nakaka-attach na mga comments. Maraming salamat! Kung bago po kayo dito, welcome po! At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Thank you! Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang akin laging dasal para sa lahat. So, Scorpio, paunang mensahe ninyo, 7. Kinurap yung isa, ginawang 6, pasensya na, Scorpio. Maybe some of you, you know, siguro nagsasalita din ngayon ng number 6, iniisip ng number 6, maaaring mga ganun. Talagang 6 ang nasabi ko, pasensya na. So, we have 7 of autumn. Ayan, kung nakikita ninyo yung batang ito, no, parang nabuboard, no? Parang bored na siya at parang, alam mo yun, yung parang iniisip niya, ano na ba? What's next? Ano bang gagawin ko? Parang ganun, Scorpio, no? Maring ganyan ang ganap ng iba sa inyo dito. Kaya, you know, mensahe ng card na to para sa inyo, pasensya, no? Practice more patience at mag-let go ka. E-let go mo na yung mga iniisip mo na sana ganito mangyari, sana mangyari na ganito, or ganyan, yung mga ganon, ano, yung parang, there is some kind of control over the outcome, kung anong klaseng outcome ang gusto mong makita, mangyari, kailan dadating, yung mga ganon ba, no? Kaya, I feel that there is a calling for patience dito, practice more patience, and surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life. Kasi, maaaring kung ano man yung hinihintay ninyo dito, Scorpio, hindi pa siya dumadating, it's because it's still in the works. Still in the works dahil maaring hindi ka pa handang-handa para dyan, or maaring yung mga taong involved sa sitwasyon na yan is not ready yet, or maari din na kung ano man yung hinihintay mo is not ready yet. No? Kaya hinihingi sa iyo ang pasensya. At huwag kang mag-alala, no? Just offer your concerns, just offer your worries, no, sa Panginoon, no? And allow God to take care of it for you. Kaya instead na magmukmuka, instead na mag-board ka, instead na mag-worry ka, you know? Just continue doing what you are doing, no? And maybe now is the time to take a pause sa kung ano man ang iyong mga planong gawin or kung ano man yung ginagawa ninyo talaga, at mag-reflect kayo kasi maybe, you know, may mga bagay pa na hindi pa kayo nagagawa, maaring may kulang pa sa effort na ginawa ninyo, maaring maisip ninyo yan when you do some kind of reflection, no? And maybe magkaroon kayo dito ng new perspective, magkaroon kayo dito ng more ideas, no, na maybe yun talaga ang makakatulong din para mangyari na kung ano man ang gusto ninyong mangyari. Okay? So, let's take a look for more messages. Scorpio, we have 10 of Spring. Ayan. So, you know, yung 10s represents endings and beginnings. So, I really feel na there are things dito na may mga sitwasyon dito na magtatapos na sa buhay ninyo. It's because you are putting an end to it, no? Which is really good. Kasi, kung mabigat na yan sa na dinadala ninyo, iniisip man yan, emotional aspect man yan, or physical, no? Na maaring trabaho yan, no? Or maybe chores sa bahay. No, kung sobrang bigat na din naman yan para sa inyo, para dalhin ninyo, then
tama nga na ibaba nyo na, di ba? And tama na you're going to put an end to that, because if it's not healthy anymore for you, no, hindi na nakakatulong sa iyong sitwasyon, hindi na nakakadagdag ng iyong pag-improve, yung alam mo yun, yung hindi nakaka-contribute sa iyong well-being, sa iyong kakabuti, you know, then bakit pa, di ba? Bakit mo pa i-harbor yan sa sarili mo? Bakit mo pa yan i-keep sa sarili mo, no? At kung pagod ka na, kailangan mo ng tulong, no? Kailangan mo ng tulong. Kaya I really feel dito na overwhelming na yung bigat na nararamdaman mo dito, kahit sa kalooban niyan or maybe sa mga trabaho, ganun. I really feel that magsasalita ka na. You're going to speak up at hihingi ka na ng tulong, which is the best thing to do, 'di ba? Kasi kung puro ka, yung focus ka dyan, maaaring kung sa trabaho ito, overwhelming task na sigurong binibigay sa inyo, very demanding siguro ang trabaho ninyo, you know, energy draining ang ginagawa na ninyo, including your boss pa siguro, no? Then, it's time to speak up. It's time to, let them know kung ano talagang nangyayari sa sarili mo, di ba? Kasi if it's taking a toll on you already, then you have all the right para magsalita ka, 'di ba? Dahil hindi naman lahat siguro ikaw lang ang merong kakayanang gumawa, 'di ba? Lalong-lalo na kung sa trabaho 'yan. Kaya you really need to speak up, no? And kasi maaring wala ka ng life after work dito, kasi parang kung sa trabaho to ang napipick up ko dito, maybe you are working long hours, no? Kaya pagdating sa bahay, plastado na, hindi na makakain ng maayos, no? Hindi na nga makapag self-care talaga, kaya tulog na lang. Tapos gigising ka na naman ng maaga para mag-prepare para pumunta sa trabaho, yung mga ganun. So there's no life anymore after work, no? And hindi maganda yan kasi walang balanse ang buhay, di ba? Di ba nga, merong kasabihan na all work and no play makes Jack a dull boy, di ba? You need to balance out your life, di ba? Kaya maaaring ito na yung signal na maibabalik mo na yung balanse sa buhay ninyo, no? Kasi maaring i-give up mo yung trabaho yan, or maybe hihingi ka ng tulong, no? Depende sa inyong sitwasyon. And kung sa pamilya din ito, let's say for example, yung household chores, maaring puro nasa sayo, di ba? And marami ka ding trabaho, pagod ka na. So I really feel dito na it's about time na humingi ka na din ng tulong sa iyong mga kapamilya. Because for sure, hindi ka lang nag-iisa dyan, di ba? Marami kang makakatulong, mga anak mo, mga asawa mo, or jowa mo, yung mga gano'n, no? Kaya you have the perfect timing na ngayon. Kung hirap na hirap ka na, drained na drained ka na ang lakas mo, yung ganon, wala ka ng life, yung anuhin mo na, no, gawan mo na ng paraan, magsalita ka na, humingi ka na ng tulong, sabihin mo na yung totoo mong sitwasyon, okay? So tingnan natin ano pang ganap. We have the Queen of Autumn, ayan. So I really feel dito na you're getting the support, no? You're getting the support. I feel na yung pag-speak up mo dito will be well accepted naman ng mga tao na nasa paligid ninyo, no? I feel dito na masusuportahan ka. Kung humingi ka ng tulong dito na mabigat na talaga yung dinadala, I really feel that someone is really going to help you out, no? Kung sa pamilya yan, maaring nanay mo yan, maaring grandma mo yan, or maaring someone matured sa pamilya ninyo, no? Matured by heart. So, maaaring isa sa mga anak mo is really going to step up para tulungan ka, no? Kung sa trabaho din ito, maaaring boss mo to, no? Maaaring boss mo to, or maaaring colleague mo to na medyo matured na, ang talagang susuporta sa iyo dyan. Tutulungan ka talaga. So, this is really good, no? Kasi talagang maiibsan na yung bigat na dinadala mo dito. You will be feeling relieved dito, Scorpio. No? And for others of you naman, this is in terms of kaperahan. I really feel na maaring may opportunity dito na pumasok sa inyo, Scorpio, that is going to be a life-changing opportunity. Because maaring kung ano man ang opportunity na to, you know,
I feel that this is going to be a dream come true para sa'yo. No, maaring ito talagang pagsisimula ng iyong prosperity and abundance. Kaya watch out for that opportunity, Scorpio. Okay? So, tingnan natin kung ano pa yung final message mo. Wow! Travel! Nandito si Eiffel Tower. Maraming iba sa inyo dito. Yung dream ninyo is to travel the world, to travel to Paris, no? Maraming maglagalag sa Europe. Maraming ganon ang dream ng iba sa inyo dito. Scorpio, so good luck to that, ano? At that is also travel. Maraming hindi lang sa Europe, hindi lang sa Paris, but maybe sa iba pang lugar, no, na gusto ninyong puntahan. Maaring yan ay may isa sa katuparan nyo na ngayon, or maaring pinagpaplanuhan nyo talaga na gawin yun, pag-ipunan yung mga gano'n, no? So, good luck to that, Scorpio! And that's all I have for you, Scorpio. Sana ay nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang iyong daily messages for July 3. At general reading po ito ha, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin niyo lang po kung ano yung magre-resonate sa inyong sitwasyon. Kung mag-resonate po sa inyong ilang mga mensahe dito, please comment down below po. Thank you. Kung hindi naman po, panoorin niyo po ang inyong Moon, Rising, Venus signs dahil baka nandun po ang mga mensahe na para sa inyo. Maraming salamat din po sa inyong muling pagbisita sa ating channel, sa inyong pag-subscribe, at pati na rin sa inyong mga nakaka-inspire na mga comments. Maraming salamat! Kung bago naman po kayo rito, welcome po! At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga readings. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang dasal para sa lahat. So, tingnan natin kung anong ganap. For Pisces, we have 3 of summer. Ayan. So, napakaganda, no? May mga ano dito, pagsa-celebrate. This is a celebratory energy. Kaya, I feel that there are going to be coming together of friends, coming together of family. Maaring merong mga getaway dito, no? Maaring galing kayo dito sa weekend getaway, no? Ang iba sa inyo, yun ang aking napipick up dito. Maaring nag-beach ang iba sa inyo, may swimming party, maaring ganun, ano? At take advantage of this event, no? Pisces, if this is still coming up, no? Kung hindi pa 'to nangyayari, maaring may mga parating pa lang na imbitasyon sa inyo para sa iba sa inyo dito na maybe, no, sa weekend, maaring doon gaganapin ang celebration na 'to, no? Maaring yung invitation, maaring dumating sa ngayon, maaring ganon, no? May mga balita din dito na parating sa inyo na talaga namang i-celebrate niyo. Maaring ano 'yan? Maaring magse-celebrate kayo ng anniversary ninyo with your person, maaring ganon, or siguro i-celebrate ninyo kung natanggap kayo sa trabaho, may promotion, yung mga ganon ba, no? Baka ang iba sa inyo din dito, merong nag-propose na sa inyo, no? If you're single, maaring may nag-propose at you are going to celebrate that, no? That is worth celebrating. Kaya, parang busy dito ang iba sa inyo, Pisces, dahil maraming iba't ibang klaseng okasyon na maaring maimbitahan kayo dito. Maaring kasalan, birthday party, yung mga ganon. Graduation time, so maaring may mga graduate dyan, maaring ganon, ba? Diba? So, enjoy those events, Pisces. Pagkakataon mo na yan para mag-unwind, no? We also have 8 of autumn, ayan. So, this is really beautiful then. It's because I feel na ang iba sa inyo dito talaga, Pisces, tutok na tutok sa inyong trabaho. Sa inyong trabaho, sa inyong pag-aaral, no? Maring ganun ang ibang Pisces dito, busy sa pag-aaral, no? Maaring you're doing some kind of a research dito, no? Na maari sigurong para mas maging magaling ka pa sa expertise mo, no? Or maaaring nagre-research kayo about sa school or about sa course na gusto ninyong aralin, yung mga ganun ba. Kaya
I really feel dito na there are a lot of researching na nangyayari for some of you dito, Pisces, for different reasons, no? Ang iba sa inyo, maaari mag-attend kayo ng mga seminars, convention, maaari ipapadala kayo ng opisina ninyo para mag-attend ng mga workshops, yung mga ganun ba, no? So, busy dito ang karamihan dito kay Pisces. Ang iba sa inyo dito, maaring ano na, magsisimula na ng inyong internship din, no? Maaring malapit na, no? Maaring ngayon, pinoproseso nyo na yung application for internship siguro sa kung saan mang institution kayo pupunta or apprenticeship, yung mga ganun ba. And for others of you dito, maaring nagbabalik kayo sa school, it's because maaring nagmamasteral, no? Or magmamasteral ang iba sa inyo, magdo-doctorate, yung mga ganun. Yung parang gusto nyo pang i-expand, no, ang inyong studies dito, ang field of study ninyo. Kaya good luck to that, Pisces, because kung ano man ang yung pinagkakabisihan ngayon dito sa trabaho or pag-aaral, I feel that is going to reward you, no, in the end. So we also have Four of Winter. Ayan, sa dami ninyong ginagawa, Pisces, sa focus ninyo sa pag-aaral, focus ninyo sa sisikap na mas gumaling ka pa sa iyong trabaho, no? Matuto ka pa ng mas madami pang bagay about sa iyong mga trabaho, you know? I feel na pagod na kayo, no? I feel that pagod na kayo. You're maybe mentally, physically, and emotionally exhausted, no? For different reasons, and specifically for this reason, no? Na sa pag-aaral ninyo, sa pagsisikap ninyo na talaga maging excellent ang inyong mga trabaho, I really feel na nasagad na din ang lakas ninyo, no? Depleted na ang inyong energy, ang inyong physical strength, kaya kailangan na ninyong magpahinga. Okay, Pisces, give time para sa pagsa-self-care. Dahil, unang-una, health is wealth. Ikalawa, papaano naman ninyo magagawa ang mga balak ninyong gawin o yung mga trabaho ninyo, pag-aaral ninyo, paano ninyo yan maaasikaso ng maayos if you are not feeling well, diba? Kaya, kailangan talaga na yung health muna ang priority. Yung self-care is always the number one priority para kahit ano pa man ang nandyan sa harap ninyo na kailangan ninyong gawin, kailangan ninyong pagtuunan ng pansin, then you are on top of your game, no? Wala kayong rason para hindi ninyo maasikaso dahil very healthy kayo, malakas kayo, diba? Balanse ang sarili, ang buhay ninyo. Kaya napakahalaga na ipagpahinga mo na yan, no? Maybe you are already feeling something sa inyong katawan, mga pananakit ng ulo, katawan, ganon, pananakit ng tiyan, maaring ang iba sa inyo dito nakakaranas na ng acid reflux, you know, dahil sa stress, dahil sa kakaisip, yung mga ganon. Kaya give yourself a break. Go, give yourself a break. Matulog ng maayos, quality sleep, yung mga ganon. At take time, no? Take time na mag-step back ka man lang ng kahit saglit lang sa kung ano man ang yung pinagkakabisihan para makapag-rejuvenate ka at makapag-recuperate at makapag-recharge, okay? So, tingnan natin kung ano pa. Bakit nandito si Scorpio? Pisces, this is crazy pants. Yung sign ni Scorpio nandito sa Pisces, this is part of your reading, you know? This is weird. This never happened to me sa mga readings before. So, I really feel dito, Pisces, na someone, maybe you're dealing with an Scorpio, no? Maybe you're dealing with an Scorpio, or maybe you have a Scorpio, strong Scorpio placement sa yung chart. Kaya nandiyan talaga sa sumingit siya. And I really feel dito, Pisces, na maybe si Scorpio is going to play a significant role sa buhay ninyo around this time, no? Maaring siya yung makakatulong sa'yo sa mga pinoproblema mo dito, kung meron ka pinoproblema, or maaring si Scorpio ang dahilan, diba, ng inyong mga iniisip,
maaring ganun ang ganap dito. So, this is crazy pants. So, tayo na final message niyo. Final message is Stingray. Ayan. So, this is about changes and this is also about adaptability. No? So, I really feel dito, Pisces, na very adaptable ka naman, very flexible ka naman. So, there may be changes na mangyayari dito sa buhay mo. Maaari may mga pagbabagong magaganap dito. Maaari may mga changes na papasok sa buhay ninyo dito. But whatever the case may be, I feel that you are flexible enough para makapag-adapt ka sa bagong sitwasyon, sa mga pagbabagong ito. And maybe, you know, it's not even affect you na in a sense na mahihirapan kayo, parang hindi ganon. So, I feel that it's going to be an easy peasy sa inyo even if there are going to be adjustments and changes na mangyayari sa buhay ninyo. So, Pisces, good luck to that and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.